Wala ng bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dakong alas 8 kagabi nang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karding na merong international name na Nuro. Huling namataan ngayon ng Pag-asa ang nasabing bagyo sa layong 735 km west ng Dagupan City, Pangasinan. Sa kabila niyan, patuloy nitong nahahatak ang hanging habagat na siyang nakakaapekto ngayon sa western section ng Southern Luzon at Visayas. Samantala, isa pang bagyo ang namataan sa Pacific Ocean. Isa itong tropical storm na merong international name na Kulap. Huling namataan iyan ng Japan Meteorological Agency o JMA sa timog silangan ng Japan. Base sa wind forecast ng Metro Weather, mababa naman ang chance ang pumasok ng nasabing bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ngayong umaga ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa Region at Visayas. Pagsapit ng hapon, uulanin ang ilang pangpanig ng bansa. Posible ring muli ang ulan sa Metro Manila. Moderate to occasionally heavy rain showers with lightning and strong winds are being experienced in Calayan Islands, Cagayan, which may persist within 1 to 2 hours and may affect nearby areas. Thunderstorm is more likely to develop over Greater Metro Manila area. Within 12 hours, all are advised to continue monitoring for updates. Light to moderate with occasionally heavy rain showers affecting over Palawan, which may continue for 2 to 3 hours. Orange warning level, Palawan. Flooding is threatening in a low-lying areas and landslides in a mountainous areas. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa mga bago pang update. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.